Good morning, Qatar, at magandang araw sa inyong lahat. Friday po ngayon na pinapasok tayo ng ating manager. At meron po tayong kakatingin dito. Shoutout nga pala sa ating engineer na si Engineer Laxel. Ayan po, engineer, kung nandito ka po, ito na po yung ating duktungan. Ayan. Alam ko po, engineer, si Engineer Laxer, nanonood po yan. Ayan po. Ayan po yung duktungan na in-overtime namin kagabi. Hindi na po nakain ng tao. Ito po, ikakat po natin yan. Kasi po ito, expansion joint. Kailangan po ang expansion joint, ikakat po dito. Ikakat po ito rito. Pagkakat po nito, lalagyan po yan ng sealant. Pagka naglagyan po ng sealant, ayun, okay na po yan. Kasi po, pagka yan ay nilagay ng vinil at hindi po nalagyan ng sealant at hindi natanggal yung konkreto sa duktungan na to, magkakaroon po siya ng crack. Yung crack po na yun, iaangat po yung vinil niya. Ayan. Ito po, ayan yung aming duktungan. Ayan, dyan po nagduktong yan. Ito po yung existing niya. Ayan, yan po. Tapos ito po, ito, yan yung in-overtime namin kagabi, hindi na rin po natapos. Ayan. At ito po, lalagyan po ng ceiling ngayon. At lalagyan po ng electrical. Ito pong ducting naman, ito po, tinapos na rin yung ducting kagabi. Magdamag din po yan yung nag-ducting. Umuwi na rin po tayo kagabi, mga bandang alaw na. Good morning, Engineer Laxer Aliaga. Ayan po. Pinanonood niya. Ayan sir, engineer, sir, ito na po, ito na sir yung ating building. Ito yung una nating ginawa nung bago ka umalis. Ayan sir. Oh. Para makita mo naman yung iniwan mong building. Ayan. Oh, ito po, ito sir Laxel dito sa may corridor. Ito na siya, oh. Ayan. Ito rin sir yung duktungan dati. Oh. Ayan sir, ayan din. Ito rin po mga construction. Kakatin din po natin itong expansion joint na to. Ayan, yung expansion point joint sir na yan. Mga construction, kakatin yan. Ayan po yung duktungan. Ayan, Engineer Laxel. Oh. Ayan, hanggang doon na yan yung nagagawa namin dito. Buhat ng iwanan mo kami. Ito po, ayan. Ito po yung ating electrical room. Ayan, mag-i-install po rin sila ngayon kasi po bukas ipapasa. Ito naman po yung glass kagabi. Kagabi po, nung iwan namin, wala pa po itong glass. At meron po nakakabit, kaya lang, hindi po natapos. At ito po, lalagyan na rin po ng ceiling ngayon. Ayan, Patrick! Good morning! Alat all over time ang ating si Kagreg. Isa po yun na electrician, masipag. Pag may pasok, pasok lang ng pasok yung tao na yan. Wala akong masabi sa sobrang bait. Isang ulirang ama. Aywa, ito na po ang ating magiting na elektrika, mechanical engineer. Nandito rin. Bataris lang po yan. walang bayad ang mga engineer dito pagka Friday. Ayan. Ito naman po ngayon. Darating po rito ngayon yung magkakabit ng vinil. Lilinisin lang po ito. Ayan, pagkalinis po nito, kakabitan na ng vinil. Pagkayari po magkabit ng vinil ngayon, ayan po, lalagyan na rin po ng ceiling yan. Saglit lang po itong lagay ng ceiling. Ayan po, mga construction. Ayan, Sir Engineer Laxel. Ayan, ito na yung duktungan. Ayan po, ayan na engineer yung iniwan mo. Ito yung binakbak namin kagabi. Ayan, yung portion na yan, yung duktungan. Ayan. Request ko kay engineer, makita niya itong iniwan niyang project. Ayan, sabi po ng ating engineer, anong iniwan, bigla akong nilipat. Joke lang sir, alam ko namang gustong-gusto niyo rito at gustong-gusto niyo kaming kasama. Ayan na sir, nakita niyo na sir, Engineer Laxel. Si Engineer Laxel nga po pala, sa yung site engineer namin dito, na sobrang sipag. Ito naman na ito naman po mga construction o mga sa mga nanonood.
Ito po yung ating in overtime din kagabi. Naglagay po tayo ng double wall. Ito po. Hindi rin po natapos. Ngayon po tatapusin na to. Ito po yung conference room. Ayan. Ito po yung mga special plywood natin. Galing pa po yan ng UAE. At yung TV po, ikinabit na rin natin kagabi. Ito po yung TV. Ayan. Yung TV po na yan, hindi naman masyadong maliit. Katamtaman lang. Ayan po siya. Ayan po yung TV na yan. Ayan. Ayan po siya. Ganyan po siya kalaki. 85 inches lang po siya na Sony. Ayan. Ayan po, dumating na po yung mga specialist na magkakabit po ng ating mga binil dito po sa slab. Ito po yung TV na kinabit na po namin kagabi rin. Ito. Ayan po, hindi na po namin tinanggalan ng plastic. 85 inches po yan. Ayan po ang ating conference room ng Prince School, Doha, Qatar. Ayan po. Ayan. Sobrang luwang po nito. Ang estimate ko po rito sa conference room, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total po niya, in-estimate ko na lang, hindi ko po kasi ganong kinuha nito, nasukat nung dati, kasi meron na itong partition. Almost 10 meters by 10 meters po ito, itong conference room nila na to. Meron din pong conference room doon sa kabila, at saka dito rin po, dito po sa isa na to, sa phase 3 na ginagawa namin, ito po yung kanilang conference room. Ayan. Sigurado si Engineer Laxel nagsisisi sa kanyang pag-iwan sa ating building din eh. Ayan po. Ayan ang conference room. Ito naman po Sir Laxel, ang ating corridor. Ayan. Pagkatapos po, ito yung ating pinto sa first floor. Ayan. Pare, mas better. Before you cut there, chipping little, after repair. After you will cut. If you cut here, no good. Because mukbang before, I don't know who CSB laying there. Why no remove this pipe? Yeah. Remove masala cutting. Ayan naman po sa labas. Ayan, natapos na rin yan. Konting linis na lang at na first coating na rin yung ating pintura. Nalagyan na rin po yan ng skim coat at saka napatungan na ng isa. Dalawang patong pa po yan. Ayan. Ayan mga construction. Ayan, Engineer Laxel. Ito yung dati, oh. Ayan. Yung atin, nabakbak na engineer yan at naayos na. Ito naman yung dating meron tayong access dito. Alam mo naman yan, ito, sa lugar na to meron ditong access na structural steel na hagdanan. Ayan. Ayan na po yung kabuuan ng loob natin. Ayan. Ayan. Pare, please hinid the people there. Go there. No, please. Little clean inside because some people are starting the vinyl. Not enough one people. Please. Go, please, pare. Last room. There. Light, you see this light? Another one. Pare, please. Little bit. Because now we starting for one room for vinyl.
Thank you, ha. Ayan po ang ating mga Nepali, napakababait pong utusan. Ayan naman po, Engineer Laxel. Ayan na yung ating gym. Ayun, inaayos na ni Engineer Rustique. Baka kundi Linggo, Lunes, bubuhusan na yan. Lalagyan po ng mga Linggo ng blinding. Babakalan, mga Martes, mabubuhusan na yun. Ayun, tapos dun lalagay yung retaining wall natin na 13 meters. Ayan na siya. Ayan. Ayan po, yung natapos na natin na hindi pa tapos na tapos. Hanggang Linggo pa po yan. Ayan. Ito po yung existing na isa pa. Duduktong na lang po yan hanggang dun. Ayan. Ayan po, bababa tayo. Ang ating mga kasama ay may ginagawa pa rin. Ayan, naayos po yung excavator breaker. Ayan. Ayan po. Ayan po yung ating mga naayos na. O ayan, Engineer Laxel. O ayan na. Ayan na yung iniwan mo dati na 0-0, lupang lupa. Ayan. Ayan, ito po, hindi pa po binabaklas yung ating scaffolding dito. Eh, kasi po yan, lalagyan pa yan ang dalawang patong pa rin na pintura. Ayan. Ayan yung existing natin na dati natapos yung karuktong ng phase 1 papunta roon, ayan, corridor yan, papunta roon sa phase 2. Ayan. 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 Ito naman yung existing natin dito sa ground floor. Eh ngayon, hindi po natapos kagabi yung glass. Nandiyan naman po yung glass. Magsisipasok po ngayon yung mga kakabit po uli ng glass natin. Ayan. Oh, ito naman na ayan po. Ito po, wala na pong pintura yung ceiling nito. Kasi meron pong ilalagay tayong ceiling dyan. Ito naman pong portion na to. Ito, labas na to. Yung labas na to, automatic, kailangan maganda pintura. Yan nga po pala, hollow core concrete yan. Yan yung pinaka-slab natin dito, mga ka-construction. Buong square lang po nito, ilang piraso lang po yung aming kinabit na RCC concrete na slab. Halos lahat po, hollow core. Kaya napakabilis po. Iri pong lahat na to. Yung first floor na to halos sa 5 hours lang na lapang 5 hours na nilagay ng hollow core. Ayan, yung portion na yan hanggang doon sa dulo. Bali, pumasok pong hollow core dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ayan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 na piraso po na hollow core ang pumasok po rito sa ating natapos na na karuktong po ng ating phase 3. Ayan. Ito po yung existing namin dati. Ayan, ito po. Bubuksan na rin po ito bukas. Ayan. Ito, Engineer Laxel, ang yung iniwan hanggang dito. Ayan. Ayan, hanggang dyan. Ayan po yung expansion joint. Kailangan po yung expansion joint. Ayan, hukay po yan. Ayan. Pagkayari po yan, lalagyan po yan ng sealant. At pagkayari po lagyan ng sealant, meron pong aluminum na ilalagay dito na i-cover para naman po magandang tingnan. Ayan. Ayan, magkabilaan po yan. Ayan, ayan. Ayan, meron po yan. Ayan, makikita nyo. Ayan, oh, may crack po yan. Dire-diretso yan. Ayan, meron pong pillar board na yan. Yung kulay brown po na yan. Pillar board yan. Ayan. Ayan. Dire-diretso po yan. Ayan.
Sigurado ko, happy na ang ating engineer, si Engineer Laxel. Siya nga po, siya yung talagang napakabait na engineer na nakasama ko dito. Eh, ewan ko ba't inilipat. Ayan. Ayan na engineer, ayan yung ating existing dati, ayan. Ito na yung natapos, ito. Ito. Dito po pala sa lugar na to, diretso yan, hanggang po sa gawin na yan, polycam o polycarbonate ang ilalagay po dito. Maglalagay po dyan ng polycarbonate, ayan. Dito po sa diretso na to. Katulad din po sa kabilang building, lalagay siya ng polycarbonate. Yun po ang pinakabubong nung area na to. Diyan po sa Pilipinas, polycarbonate din po yun ang tawag doon. Para po siyang fiberglass. Ayan. Sa portion naman po na to, engineer, ayan, magkakaroon po dito ng walkway papunta dyan sa building na yan sa kabila. Ayan. Ayun po kung matatanaw ninyo. Ayan, meron po tayong opening yan sa taas para po yung manggagaling sa rooftop papunta po rito sa kabila ay makakadaan. Ayan, para po sa ating kung magkaka-error po ang ating mga machine o makina sa taas. Ayo, shout out sa aking pinsan na si Willie at kay Lamarvin. Ayan, sa mga nanonood sa ating video, ayan po. Ayan. Eh ito po, mga ka-construction, kailangan po hanggang Linggo. Tapos na tapos ito. Ayan po, sa portion po na yan, ayan, sa gawin na to, isasara po sigurado ito. Ayan. Tapos po, habang nagtatrabaho, hindi po pwede. Pagka po ito na-clear na, nalinis na to lahat hanggang Linggo. At ito, siya nga po pala, mga ka-construction. Eh bukas itatiles na po ito yung portion na to. Kung ano po yung naikabit namin doon, hindi po ako nakapag-video noon, yung nasa may nakasarado na yan, may tiles po dyan. Pagkayari yung tiles po dyan, didiretso po rito yan, tatakbo dito. Ayan, ito po kasama po ito sa yung kabila po kasi na yan, canteen area din. Ito magiging canteen area din to. Ayan, diretso yan. Ang mangyayari po dyan, siguradong-sigurado na ako, yung open na yan, ilalagyan po ng plywood to, isasara. Ito. Ayan. Yung portion po na to, ayan. Isasara po yan. Ayan. Isasara ng plywood dyan, pagka binasa na. Kasi po, meron pa pong working area. Kasi sa construction, pagka meron mga bata o nag-aaral o yung open na, meron pong isasara ito. Hanggang doon po yan, ayan. Sasara po yan, lalagyan po ng plywood. Katulad po nung area na yun, yun, ginamit na po yung building. Temporary close po yun, ibig po sabihin. Ito na po, dumating na yung ating magpipintura dito sa ating hollow core, yung pinaka-ceiling. Kasi po, open area po ito. Yung lugar na to, open area. Kaya ito, wala nang ginalalagyan ng ceiling. Yan na yung pinaka-ceiling yan, yung ating hollow core. Ewa. Ayan po yung sinasabi ko na temporary close. Lalagyan po ng ganyang plywood. Ayan. Ayan po mga ka-construction. Ayan yung iniwan ng aming mabait at masipag na si Engineer Laxel. Ayan, ito yung project po. Ayan yung lugar po na to. Hanggang dun. Ayan. Ayan po yung area natin na gagawan. Yung lugar naman po na to, pagka na-clearing to, ito po yung football gym. Ayan. Dumating na rin po dito yung ating magiting na foreman. Ayan po, nakagayak na yung mga pintura. At maghapon po tayo dito ngayong Friday. Magkakaroon na naman po tayo ng pambili ng bigas na masarap-sarap. Ayan, Engineer Laxel, ito yung binuhusan namin kahapon na land pool na 20 meters ang taas. Ayan na po. Ayan.
Ayan. Ayan yung pagkaka-bolt setting namin na pabilog. Ayan o. Nilagyan po namin ng cross section. Ayan. Ng tansi. Magkabila po yan. Ayan. May tansi po yan. Kung ano po yung nasa drawing, eh yun po obligado masunod. Ayan mga shout out kay Paring Celso Lim diyan sa Cavite. Kumusta na kayong lahat diyan? Ang iyong pamilya at tayong mga kapatid. Ayan. Aywa, kaagang gumising ng aking pare si Paring Ramil. Ah, may pasok nga rin siguro. Si Ramil Marquez from Pampanga. Oh, ayan, ayan na engineer ha, si Engineer Laxel, sinabi ko sa kanya kanina na ilalive ko yung natapos na dito sa naiwanan niyang trabaho. Ayan. Eh, sabi nga niya, inilipat po siya. Halos tapos na po, ito ay ang turnover po nito hanggang Linggo lang. Kaya inumpisa na alos sa limang araw na araw gabi nagtatrabaho po rito. Yung nagkakabit ng salamin, yung aluminum frame ng bintana, salamin, yung mga pinto, kasama na yung hamba, lahat po. O yan o. Nandito bro, dinilever din po kahapon na Huwebes ng halos gabi na, dinileber na rin po yung ating mga window glass. Ayan. Yung mga window glass po na yun, may nakakabit na po yun, may nakakabit na po sa taas yun. No? Ang kwan po dito, ang window glass po dito, tulad po yan, yan. Yung portion po na yan, dalawa yung naibubukas. Yung gilid-gilid po, nakapix yan. Ayan, ganun din, doon naman po sa portion na yan, dalawang nakapix, isa po ang naibubukas dyan sa conference room na yan. At nagpapa-start na rin po tayo, magpapalinis dito, ayan na po. Inumpisa na linis, mag-clearing. At ito, may bobcat na po nga po dito, dumating na rin sa awa ng Diyos. Ayan, oh, naglilinis na po ang ating mga ka-construction din, ang mga Nepali. Ayan. Ito po, ayan, nag-uumpisa na po ng ating pagpipintura. Ayan. So, ito rin po, mga construction. Nag-uumpisa na rin po tayo magpalinis dito. Ayan, housekeeping. Ayan. Ito po yung foundation natin. Ayan, lilinisin din po yan pagkaayosin na po dito. At ito naman po, ito po yung ating construction. Yung ating existing sa basement. Iniintay pa po yung ating permit na manggagaling sa government na dewatering. Hindi po katulad dito sa Pilipinas na basta lang na maglilimas o bobombahan. Kung saan lang tatapo ng tubig, eh dito po hindi pwede. Kailangan po ng permit ng ating government. Gagaling po dito sa government ng Doha, Qatar. Pag lumabas na po yung permit, lalagyan po yan ng dewatering. Sisipsipin po yan at itatapo na yan. Tapos umpisahan po yung basement na yan. Ganito po kahirap ang pagkahumukay ka po dito. Lalo po dito sa aming ginagawa na to dito sa Francis School. Eh yung kabila po ng building na yan, dagat na. Ayan, alam po ng mga taga Doha, Qatar yan, siguradong sigurado kasi po ito, ang lugar po ito, ito po yung Daphna. Ayan, andito po yung mga naglalakihan din building. Ayan. Ayan po yung aming project dito, ayan. Yung kabila po na yan, yan po yung Lebanese School. Maaari po ipagawa, baka sakali, Aywa, nandito na naman po ang ating kaibigan. Ayan, oh. Si Amstad. Aywa.
Napakasipag at napakaulirang ama niyan. Ala pong mga pinatatawad na overtime yan. Isang shout out naman uli dyan. Shout out lahat sa mga mga workers sa builders. Aywa. Good morning. Ayan po. Ito po, nag-change po siya ng ating breaker. Nilagyan po siya ng ating pang-dakot. Kasi po, doon sa dito sa gym area na gagawain, meron pong malaking bato na tinibag. Ayaw pong pumayag ng client na hindi siya alisin bago mag-backfill. Ito, ayan. Ito na lang po yung natitira nating trabaho rito. Siguro mga 4-5 buwan. Yun lang po kasi nagpatagal yung pong dewatering doon, yung basement. Pero kung wala po yun, naku po, baka ito yung mataas na. Ito kasi po yung area na to, gym lang, structural steel ang ilalagay dito. Kaya po may mga bolt tayo nung isang araw na inilagay ito. Yun naman pong ating retaining wall na sinasabi kong 42 meters. Ito po siya. Yan. Kailangan po, malagyan muna ito ng blinding, bubusan. Ito. Yung portion po na ito, 7 meters yan. 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 Yun naman pong kadiretsuhan na yan, 24 meters yan. Tapos po, ito na naman pong gilid na yan, 7 meters po yan. Kaya ang total po niya, 14 meters. Yan. Ito po yung may naiwang poste noon nung baklasin yung school dito kasi po may yung lumang school dito po nakatayo yun. Nabagbag na, binagbag na pong daan-daan kasi po ang pagtatrabaho rito phase 1, phase 2, phase 3. Ito po yung dadakotin. Shout out sa aking tiyahe na napakaganda. Si Ate, si Dete po, si Ami Junicio. Kumusta po kayo dyan sa Santa Rita, Cabiao? Ayan. Ito po, dadakotin na po yan. Pagkadakot po ngayon yan, aalisin yan. Pagkayaring maalis yan, babackfill uli ng 5 beses na layer by layer. Ang pagkasisiksik po ko dito, o kahit sa Pilipinas, kung kayo magbabackfill, maganda layer by layer. Hindi biglang tatambakan at saka sisiksikin. Ayan. Ayan, buhat po dito. Ayan. Ayan, buhat dyan, ayan. Yung lugar po na yan, ayan pa po yung aming natitirang trabaho. Hanggang doon, sa gawin na yun. Pagka natapos po yung aming dewatering doon, dire-diretso na. Pero dito po, dire-diretso. Kumbaga, dito po, mag-uumpisa sa portion na to. Ayan, papunta po dyan. Ayan po. Mga naway pagpalain po tayo palagi ng Diyos Ama, mga ka-construction at sa ating lahat na nagtatrabaho saan man sa panig ng mundo. Huwag po tayo makakalimot sa ating Diyos Ama na huwag natin siyang kalilimutan sa araw-araw. Ayan po. Ayan po yung ginagawa. Ayan po yung gagawin natin. Ayan po yung ating engineer. Si Engineer Roberto Rustique ng Pulilan. Ayan, pakapikapi lang. Oh. Shoutout naman sa pamilya mo, hoy! Nakita mo nyo po yan. Oh. Pakapikapi lang din eh. Siya po yung naka-assign dito na magpa-clearing at i-level po ito yung area na to. Sigurado po ako dito na Linggo. May blinding na to. Lunes, Bakal, mga Martes, Merkules, bubuhusan na yung area na to. Pag ito po yung nabuhusan, magpaparaan lang po tayo ng mga 3-4 na araw para po makapasok dito naman yung ating crane at para po mag-install tayo ng ating shuttering dito. Yung shuttering po natin dito na ang ginawa ko lang po taas ang almost 7 meters. Dalawang lip po ang gagawin ko, dalawang angat. Isang 7 at isa pong 6 kasi nga po 13 meters ang taas nito. Ayan po mga ka-construction, lalo na sa Pilipinas. Ito po ang itsura ng Doha, Qatar. Ayan. Nandito po tayo mismo sa Doha, Qatar, mismong bayan sa Dapna. Ayan. Ayan.
Yung portion po ng building na yan, ito yung portion po ng building na yan, yung likod po niyan dagat na. At dyan po, sa pagkanaan dyan ka sa likod ng building na yan, matatanaw nyo na yung bagong Hamada International Airport. Dyan po kami lilipat sa susunod na taon. Mga February o January o February, mag-i-start na po kami ng project doon. Pero inaayos na po yung aming mga opisina doon. Ayan. Ayan po. Siya nga po pala sa... hindi po nakakaalam o ngayon lang nakapanood ng video, ayan po yung aming phase 1. Ayan, tapos na po yan, ginagamit na ng school yan. Ayan. Ito naman po, tinawag nilang phase 3. Ito yung ginagawa natin na to, ito yung phase 3. Yun naman po ngayon, yun po yung karugtong ng phase 1, corridor, ayan. Ayan, ayan yun ang corridor. Tapos po yun, yung pumahalang na yan, yung lumiko na naman, yan po yung phase 2. Dyan po sa phase 2 na yan, eh mula kinder hanggang grade 2 o grade 3 o grade 4, nandyan po yung mga bata. Ayan, dyan sa area na yan, sa phase 2 na yan. Dito naman po, mula grade 5 o grade 6 hanggang grade 12 sa portion na yan. Ayan, pinaghiwalay, dati po magkasama. Ito po yung lugar na to, dati ito, building po ito na giniba. Yung gawi po na yan, unang giniba, sumunod ito giniba, sumunod yun ang giniba. Kumbaga ito yung kahuli-huli ang giniba, ito nga phase 3. Ayan po. Ayan po yung ating cleaner. Ayan. Ayan. Dito po wala na, ang ilalagay na lang po dito. Ayan. Kaya po may styrofoam. Eh tinakpan ko po yung styrofoam baka nung mag-backfill dito at temporary access ng ating excavator, tinakpan ko po yan para po hindi magka-damage ang ating bolt dito. Yan. Hanggang doon po yan, yan. Bolt lang po yan. Ito po structural steel na lang lalagay dito. Yan. Ito structural steel. Ayan, ayan po yung lalagyan ng column steel. Ayan. Ayan po. Kumbaga po ito, pagka nalagyan na, lalagyan na lang po ito ng dividibisyon, ng hollow block sa gilid. Pero mas mauna pong ilagay yung ating structural steel. Ayun, nandun na po, nakadeliver niya. Hanggang dito po. Ito. Kumbaga po sa portion na to, ayan. Hanggang dito. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Hanggang sa portion na yan, papunta po rito. Ito po yung area na to. Ito po yung pinaka gym area. Ayan. Ito, gym ng school na to. O, yung building naman po, hanggang dito lang tataas. Sa portion po na yan. Ayan. Hanggang dito lang. Ayan. Eh, medyo na-delay nga po dahil po dito sa yung dewatering nito, hindi po lumalabas pa yung permit. Ayan po. Maari po yung naka-open po na yan. To, dito sa baba na to. Lalagyan po ng plywood dyan, mga Lunes. Sige po. Nakita naman ninyo siguro lahat ng aming ginagawa dito sa ngayon. Ngayon nga po eh, araw ng Friday. Marami naman po hindi pumasok ngayon. Eh siyempre po yung kumpanya natin bukas na lang daw pumasok at mga pagod po yung mga tao. Kaya po ang pumasok lang ngayon ilan-ilan. Ayan, shout out kay paring Antonio Tolentino Castro. Ayan, kay Lisel Etching Kamiging. Shout out sa iyo dyan, na nasa Lebanon. Sa lahat po ng ating mga construction, at sa ating pamilya, kaibigan, huwag po sana kayong manonood, huwag po sana kayong magsasawang manood ng aking video live. At huwag nyo rin pong kalimutang i-like o i-subscribe ang aking YouTube channel, BDC Victor De La Cruz. Ayan po. Shout out kay paring JR Aquino.
ay paring Donski. Isa po si paring Donski Scalona. Gwapo rin po yan, ang builders. Isa pong napakabait din na kaibigan yan, si paring Doming. Yun nga lang. Ay, ito po ang ating isang magiting na... Ayan, isang magiting na manggagawa. Ano ba rin? Ayos na. Hindi pa, marami po nagagawa. Alam problema eh, obligadong katingin yun. Kasi pagka nilagyan nyo ng binil, hindi pa pwede nilang i-diretso yung binil doon. Bahala sila doon, basta kakati natin yun. Ayan po. Inaapo naman po talaga. Sige po, maraming maraming salamat sa inyo lahat muli. At pagpalain po tayo ng Diyos Ama sa ating araw-araw na gawain. Aywa, ayan po ang ating mga mechanical. Nagawa na po. Ayan daw po, yung gusto daw po nga bumili ng real estate. Hanapin nyo lang po si Lisel Kamiging. Ayan po. Pinasa-shoutout po niya. Real estate po, ibig po sabihin bahay. Yung mga gustong magkaroon po ng bahay sa Pilipinas, kontakin lang daw po siya. Bayaan nyo po pagka kailangan ninyo. Baka po sakaling makamura kayo pagka sa kanya kayo kumuha. Sige po, ako po mag-iikot at i-check ko pa po yung mga gagawin. At isa po tayo nga ika nga, pinagkakatiwalaan din sa ating trabaho, ating pong gagampanan. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Inuulit ko po, sana huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.